Inamin nga ni PBA Commissioner Willie Marshall na wala siyang nakikitang mali sa free agency rule ng liga. Pero bukas sila sa pagbabago kapag hindi makakabenepisyo ang rule na ito sa PBA. Dagdag pa ni Commissioner Willie Marshall, ang rule na ito ay para sa mga PBA players na nahihirapang makalis sa kanilang mother teams at gustong lumipat sa ibang kupunan na matagal na nilang gustong makasama at serbisyuhan. Nilinaw din ni Commissioner Willie Marshall na ang mga unrestricted free agents ay pwedeng lumipat sa sister teams. Dahil baliwala ang pagka-unrestricted free agent ng isang player kapag may dapat siyang hindi puntahan. Para sa akin mga tol, okay lang naman itong free agency rule ng PBA. Pero aminin man natin o hindi, mukhang ang mayayaman ng teams lang talaga ang makikinabang dito. Kaya mas makakabuti kung magdadagdag ng teams ang PBA upang maging balanse ang liga. At syempre upang hindi mawalan ng trabaho ang ating mga future Pinoy bowlers. Totoo nga ba ang balita na nag-uusap ang Magnolia Management at Alaska Management para sa isang trade kung saan ang mga involved na players ay sina Jerica Misi ng Magnolia Hotshots at Mike De Gregorio ng Alaska Aces? Ayon pa sa ating mga trusted source, walang nagaganap na pag-uusap sa pagitan ng Magnolia at Alaska. Dahil ang gustong mangyari ng Magnolia ay makakuha ng player na walang kapalitan. At yan ay sa pamamagitan ng pagkuha ng isang unrestricted free agent. Para sa akin mga tol, hindi kailangan gumawa ng trade ang Magnolia Hotshots dahil marami naman magiging unrestricted free agents ngayong taon na pwedeng kunin ng walang kapalitan. At para naman kay Jerica Misi, sayang ang talento nito kung bibitawan lamang ng Magnolia Hotshots. At hindi rin magiging fair sa Alaska Aces kapag si Jerica Misi lang ang kanilang makukuha kapalit ni Mike De Gregorio. Kasi isa itong veteranong player laban sa isang rookie lamang. Aminado nga ang Phoenix Management na gusto nilang manatili sa kanilang lineup ang Filipino-Italian point guard na si Chris Banchero. Kung saan ongoing na nga ang negosasyon ng dalawang kampo para sa isang bagong kontrata. Kunumpirma naman ng Phoenix team manager na si Paolo Bugia na kinakausap nila ang kampo ni Chris Banchero para sa posibleng contract extension. Pero ayaw na muna nito pabain pa ang diskusyon sa nasabing bagay. Ayon pa sa lumabas na article sa isang sports website, gusto raw ni Banchero na ang desisyon niya ay tahimik lamang dahil ayaw nito ng masyadong maingay. Upang paglabas okay na siya, nakapirma na at nakapag-decide na. Para sa akin mga tol, maganda ang move na ito ng Phoenix dahil habang maaga pa dapat mapapirma nila ng bagong kontrata si Chris Banchero. Dahil mahirap na maagaw na naman ito ng ibang kupunan. May kumakalat nga na balibalita na ang totoong dahilan pala sa pagkuha ng San Miguel Beermen kay Rodney Brondiale ay para gawin itong trade asset upang makuha si Jamie Malonzo o di kaya si Greg Slaughter. Pero ayon sa ating mga trusted source, walang katotohanan na nagagawin lamang trade asset ng San Miguel Beermen itong si Rodney Brondiale. Dahil kinuha nga ito ni Coach Leo Austria dahil sa kanyang magandang depensa at hustle na ibinibigay niya sa kanyang dating team na Alaska Aces. Para sa akin mga tol, may posibilidad pa rin na gagawin din itong trade asset ng San Miguel Beermen kapag hindi naging maganda ang performance nito ngayong conference. Dahil alam naman natin na ang SMC priority talaga nila ay yung mga star players ng liga upang makatulong sa kanilang tatlong kupunan na magkampiyon. Bago tayo magtapos, shoutout muna kina Grace Ann Gintes, Kobe Bean Bryant, at si Jason Mendoza. Hanggang dito na lang tayo mga tol at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B. Adios!